Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 22. Exis is crying. I never saw a man crying so hard before. My queen, please, don't leave me. I will explain everything, just please, don't leave me. Umiiyak na wika niya. Nangihinang lumapit ako sa kanya at lumuhod din upang magkapantay ang aming mukha. I cup his cheeks slowly, wipe his tears my thumb. Makikinig ako, Exis. Makikinig ako. Medyo pumiyok na wika ko dahil nilalabanan ko ang sarili ko na hindi humagulhol. Agad niya akong niyakap ng mahigpit at umiyak sa aking balikat. I hug him back, slowly caressing his back. We've been in that position for almost 15 minutes hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Halika, maupo tayo sa kama para makapag-usap tayo ng masinsinan. Tayong dalawa, malambot na wika ko. Dahan-dahan ko siyang inakay paupo sa aming kama. When we finally settled down, agad na pumulupot ang dalawang braso niya sa aking bewang. Agad niya rin inihilig ang kanyang ulo sa aking balikat. Are you ready to talk? Tanong ko sa kanya. Habang tumatagal kasi, mas lalong lumalalim ang katahimikan naming dalawa. It is making me more anxious and stress. It's now and never. I want my answer now. Promise me that you will never leave me hanggat hindi ko pa natatapos lahat na ipaliwanag sa'yo. Ang puno ng pagsusumamong wika niya. Tinititigan ko ang kanyang muka at kitang-kita ko roon ang pagod. Pagod sa isang bagay na hindi ko rin maintindihan. Pagod na siyang alam kong mararamdaman ko rin kanina. I promise, I replied breathless. Mas humigpit ang kapit niya sa akin na parabang tatakbo ako. Na parabang iiwan ko siya nang walang paalam. Virba Valerie Santos is the mayor daughters, panimula niya. So may kaya pala talaga ang ipokritang yon. Bata pa lang ako, ay binibisita namin itong islang ito. Parati kami nagbabakasyon dito lalong-lalo na noong panahong magulo sa kastilyo namin sa Espanya. Our parents will send me and my brother in his island para malayo kami sa gulo, pagkukwento niya. Birba is a very shy girl I have ever met in my life. Bata pa lang ay magkakilala na kami. Parati kaming binibisita ng kanyang daddy na isang kagawad pa lamang noon. Siya ang tumatayong padre di pamilya namin ng kuya ko sa tuwing nandito kami sa isla. Parating sumasama si Birba, we became flamemate hanggang sa tuluyan na kaming bumalik sa Espanya dahil naayos na ang gusot doon. I never came back and this island until I was in college. Wika niya sa kabumbutong hininga. I've been close with a lot of men. Mga kasosyo ni mami sa negosyo noong panahong hindi pa sila kinasal ni dad. Ang mga anak na mga investor ni mami ay naging kaibigan ko na rin. Kahit ang mga kaibigan nila ay naging kaibigan ko na rin, kaya kahit sa kaunting panahon o araw ay talagang dito ako bumabalik-balik para magbakasyon. I came back in this island to visit. Ganun pa rin at walang pinagbago. Birba's father is the new mayor that time. Birba also changed. Mas lalo siyang naging mahinhin kumpara noon. Ang mga tao sa bayang ito ay alam na bata pa lang ay magkasama na kami ni Birba. Parati nila kaming tinutukso, kaya mas lalo siyang lumalayo sa akin. I was like a lost puppy following her. She became my first crush hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya at niligawan ko siya. She was shocked, of course. Lumayo siya ng tuluyan sa akin pero hindi ko siya hinayaan. I chased her.
ay tense. Wow! So, she is the first love then? Parang kumirot ang puso ko. I remember the saying that first love never dies. Does he still love her? Severe ba pa rin ba ang laman ng puso mo? Kung tototalin, ang lahat ng talo sa aming dalawa ay ako. Birban know his sin. They were kids. Magkasama na sila noon pa man. Ano naman kasi ang laban ko? First love yon. Calm down, my queen. He softly muttered, slowly stroking my hips in circular motion with his fingers. Calm down and take a deep breath. Nangako ka sa akin na patatapusin mo muna akong magpaliwanag. Please, don't break it. I will be devastated if I lose you. Nangihinang wika niya sa aking tenga. Bumuntong hininga ako at pinilit ang sariling pakalmahin. Calm down, Jessa. Huwag kang magpadalos-dalos. Hear him. O out first before deciding anything. Just hear him out even. It's breaking you. Talk exists. Do not mind me. I am not going anywhere until I'm filled and satisfied of your explanation. Malalim na wika ko dahilan ng ikinabuntong hininga niya. Okay, he whispered, kissing the side of my head. Hindi na ako nagreklamo pa. Kasi sa simpleng galaw na ganon ay natutuwa na ako. Para kasi talagang importante ako sa kanya. I chased her and she enjoyed being chased. Nabulag ako sa pambuburyo sa akin ng mga tao na mahalin siya. All my life, I thought she is the one. Akala ko kami na, kahit hindi ko pa siya opisyal na nililigawan. Pero lahat ng yon nagbago nang malaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan sa kanya. Aniya sa malungkot na tining. Magkaedad lang naman kami. Parehong nasa kolehiyo. We are both 18. Legal, nalaman kong sumali pala siya sa isang prat. I thought she was molested. But it's her choice to give it to them because she had chosen the sweet than the fiend. Hinayaan ko siya. I still accepted her. Ganon ako kabulag. But one night, I saw talking a drugs in her own room. Also Nate, kasama ang isang lalaking parating pinagseselosan ko noon. I remember that man is also part of their frat. Siya yung leader nila. Hindi ako bobo para hindi malaman na wala silang ginagawa. Imagine, ang loyal-loyal ko sa paghabol sa kanya tapos ito lang ang ibabalik niya sa akin. Aniya, pagas ang kanyang tawa. I chased for nothing and decided to leave her kasi pagod na ako. Total, wala rin naman talagang kami. We did have sex, pero hanggang doon na yon. I left her. Mula noon, hindi na ako tumungtong pa sa islang ito. Dahan-dahan akong umalis sa pagkakahawak sa aking bewang. Nakipagtitigan ako sa kanya. What about us, exes? Anong meron sa atin? Ipinagdugtong niya ang aming noo at magilim na dinala sa kanyang labi ang aking mga kamay at hinahalik-halikan yon. I chase you because you captured me and not because people were telling me to, ani niya. I chase you but I have no intention of letting you off my grade. Marami akong natutunan noon. Nagahabol pa ako kay Birba. Halos lahat niyon ay pinagsisisihan ko when I saw you in that bar with that bouncer. I felt that threatened. Pakiramdam ko ay mawawala sa akin. Ayoko nang mangyaring muli ang nangyari noon. Ayoko nang mawala ka kaya kinidnap kita. Sigurado kong ako lang ang makikita mong lalaki hanggang sa tuluyong kang maging akin. I won't let anyone take you away from me. Magkakamatayan muna kami. Akin ka lang. Seryosong wika niya. Pakiramdam ko ay lumutang ako sa alapaap. He sounds so possessive and dumb. I like it. I know that we are back to square to one to.
Natatawang wika niya sabay kamot sa kanyang noo na ikinatawa ko. Mabuti naman at alam mo. I snorted at he, making him pout his lips. I am very much happy. Gumaan ang puso ko. Mahal mo pa rin ba si Birba hanggang ngayon? There is this saying, the first love never dies. Taas kilay na tanong ko. He made face na parang masusuka at nandidiri. I never love her, okay? I mean, I do. Maybe as a sister. I don't know. Pero ngayon, ay malinis ang konsensya ko, no? Lahat kasi sila noon panay ang panunokso sa akin. Nakasimangot na sagot niya sa akin. Bakit parang defensive ka? Panunokso ko. He immediately glared at me. I am not. Baka sa tono niya ang inis kaya kinurot ko siya sa kanyang tagiliran. To naman, hindi na mabiro. Natatawang wika ko. I lean on his broad chest. What now? Mahinang bulong ko. Bumuntong hininga siya. Back to square to one. This time, I will make sure that everything will go at peace. Lakas loob na wika niya kaya umalis agad ako sa pagkakahilig sa kanya. What are you planning to do? Naniningkit na matang tanong ko. I will court you. Matapos ang mahaba-habang usapan namin ni Exis, ay napagdesisyon na naming bumaba sa unang palapag. Sinabihan ko siya na kausapin niya si Jack at humingi ng paumanhin sa pagwawala niya kanina. Nung una ay ayaw niya, kasi ganun din daw siya noong panayang away ni Jack at Sandara. Parati siyang referee kaya bawi-bawi na lang daw. But when I threatened him na hindi ko siya sasagutin, ay agad na pumayag ang Shokoy sa gusto ko. Parang nasindihan ng posporo ang puwet, umupo ako sa stool sa kusina. Exis is drinking on the terrace malapit sa akin. Si Sandara naman ay busy-busy sa pagtutuhog ng karne sa barbecue stick. Ang sabi kasi nila magbabarbecue party raw kami bukas. Ginagawa niya yon habang hinihintay na lumambot yung gulay na uulamin namin para sa dinner. Nangalulumba ba ako? Exis is going to court me. Gusto kong matawa sa ideyang yon. We are far beyond that. Too late to do that. We already have sex and almost everything, but he is still there, asking me to say yes on his plea. Hindi ko mapigilan ang kiligin. We are not some normal couple. Alam ko yon, but he still decided to court me. Sino ba naman ako para humindi? Alipin lang naman ako ng lalaking iyon sa pag-ibig eh. Saka ko na yan po problemahin. Medyo uminit pa ang ulo ko sa birbang palakang yon. Ang kwento sa akin ni Sandara kanina ay binantaan ni Birba silang dalawa ni Jack matapos itong ipagtabuyan na naghagulo ang lahat. Ang sabi nito ay babalik daw siya. Babalik? May assignment? Pagbalik niya, ipa-plus ko talaga ang mukha niya sa inidoro. Oh wait, I should thank her for letting Exis out if her grip. Kasi kung hindi niya yung ginawa, wala akong Exis sa ngayon. I should express her with a great gratitude na talagang luluha siya sa sobrang galit. Humanda siya sa muling pagbabalik niya sa islang ito. Talagang ipapamukha ko sa kanya na yon na ang sinayang niya ay isang ginto na hindi niya pagmamayari. Papatayin ko siya sa sobrang inggit na siya na mismo ang lalaya sa harapan naming dalawa. Oh wait, kailangan pala na may pabaon akong mag-asawang sampal. Hello, she kissed my man. Baka may age siya at mahawaan si Exis. My goodness, ipapainom ko talaga ang chlorine na may halong Sunrock White. Si Exis para mawala lang ang toxic waste na dala ng basurang babaeng yon. Miss Jessa, tutusukin ko talaga ang barbecue stick ang mga mata niya. Miss Jessa, ipapaluno ko sa kanya ang umuusok na uling para alam na alam niya ang salitang hot. Miss Jessa, kung mapapatay ko man siya, ay talagang ipapalutang-lutang ko siya sa dagat. Hanggang sa hindi na siya mahanap kasi nakain na siya ng mga shark
Miss Jessa! Napatulon ako sa kinauupuan ko sa gulat dahil sa biglang pagsigaw ni Sandara. Halos mahulog pa ako sa kinauupuan ko dahil sa sobrang gulat. Bakit ka ba naninigaw? Ang sermon ko sa kanya. Namewang naman siya at sinamaan ako ng tingin. Kanina pa po kita tinatawag kasi magpapatulong sana ako sa pagtuhog nitong karne, ani niya. Ano po ba kasi ang iniisip ninyo at hindi nyo man lang ako narinig? I've been calling you a non-stop. Kinakailangan ko pa talagang sigawan ka para lang makuha ang atensyon nyo. Parang papatay kayo ng tao eh, dagdag pa niya. Buisit kasing birbang yun. Humanda talaga siya sa akin. Umiling ako, Sandara. Huwag mo na lang akong pansinin. Mayroon lang akong tinotorture sa utak ko kaya ganon. Wika ko na ikinabilog ng mga mata niya. Umalis ako sa kinuupuan ko at lumapit sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi sa gulat. Alin ba dito? Kahit saan? Sunod-sunod kong tanong habang nakaturo sa mga nahiwa na karne na nasa dalawang malalaking 5x5 na stainless na lalagyan. Tangulang ang nasagot sa akin ni Sandara. Nagkibit-balikat na lamang ako at sinimulang tuhugin yung mga karne. Siguro, dala ng inis ay parang nae-enjoy ko ang pagtutuhog sa karne. Ini-imagine ko kasing si Birbang Prague yun. Lumingon ako sa pwesto ni na Exis. Sakto namang lumingon siya sa akin. Kinindatan niya ako. Tinaasan ko siya ng kilay. Naiinis kasi ako sa birbang yon, kaya nagawa kong gawin ang sunod-sunod. I raised my middle finger at him and mouthed, "Pack you." At dito na po nagtatapos ang chapter 22 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.